Hello mga kabunso at mga kabibski. So I'm back again. So meron naman tayong sasagutin na isang babaeng mahilig magsabi ng katotohanan pero puro naman kasinungalingan. So sasagutin natin katulad ng ginawa natin noon. So pasensya po, medyo masama yung pakiramdam ko ngayon. So pero andito pa rin ako to defend our bunso Migs Molino sa lahat ng mga kasinungalingan na kanilang mga sinasabi. So ito na po ay sasagutin po natin si Oper Maya. Ayan. Ang sarap ng ano niya. Salamat po sa mga ayan. Pilipino. Nagpapasalamat daw siya sa mga Pilipino. Eh hindi ka pala Pilipino, ano ka, terorista. Sa na Pilipino daw. Patuloy na dumedepensa. At saka sa patuloy daw na nagdidepensa sa mga katotohanan. Okay. So saan yung katuloy katotohanan mo? Maging defender ng truth. Ayan, maging defender daw ng truth. Ayan, truth and justice. Palagi niya yung sinasabing truth and justice. Ha? Kahit ni isa, wala ka pang pinapatunayan mula unay. Sinasabi ko na nga sa'yo, maglapag ka ng katotohanan. Mula umpisa na nabumanat ako sa'yo, hindi mo pa rin nilalapag yung katotohanan. Kainis ka. Po ako. Okay, sampal, kasi mas ito, lalong dumadami. And so now, yung mga active sa social media. Ah, ayan, dumadami daw yung mga active sa social media. Pinipili na itama ang sa... Ayan, kung saan daw pinipili yung mga at pinipili tama na pakinggan at pakinggan daw ang katotohanan at tama. So akala mo sa amin bobo na maniniwala sa iyo ng katotohanan mo at tama. Ikaw yung maniniwala sa sarili mo at yung mga lintik mo na mga alagad na mga kaibang barangay na kayo lang yung naniniwala. Meron nga, dinedefend niya dati si Migs Molino. Pero ngayon, ano yung ginagawa niya? Binababoy niya naman ulit si Migs Molino. Noon, dinedepensahan niya si Migs Molino. Kinakalaban ka niya kasi mali-mali daw yung mga sinasabi mo. Wala daw katotohanan. Ngayon, tinatawag ka niya na makipag-collab doon sa kanila. Ano yun? After mong dinefend yung isang tao, ngayon kakainin mo yung lahat ng mga salita mo sa isang tao. Ano tawag doon? Baghak bobo. Ganun yun. Bugho, baghak bobo, ng, tanga. Mga tao, ng kapo Pilipino natin, na kung saan meron tayong nakikita na panluloko sa ayan, kanila. Palagi na naman sinasabi nakikitang panluloko. Eh siya naman yung nanluloko sa mga tao, sa mga OFW at sa ibang mga fans na niloloko niya. Akala mo sa amin, bobo, na maniniwala sa'yo, ugo ka. Ilaw tayo para ma-enlighten po. Ilaw daw siya. Okay? Ilaw daw siya. Ano ka? Diyos? Na ikaw yung ilaw? God is our light. Yan. Kaya hindi ka ilaw namin. Ikaw yung ilaw ng kadimonyuhan at kasinungalingan. Kaya huwag mo kaming idamay dyan. It takes a long process, pero alam natin. Takes long process, pero hanggang ngayon, yung nireklamo sa mga NBI, wala pa rin. Sabi mo, pinapatawad mo na yung mga bashers. Eh, kalokohan, hindi ka naman pinapansin ng NBI. Loko-loko ka. At the end, maliliwanagan po. Maliliwanagan ka talaga. Ikaw yung maliliwanagan. Sa isa ka sa maliwanagan, hindi kami. Kasi mula noon, naliwanagan na kami hanggang ngayon. Hindi kami katulad mo na nasa darkness pa rin. Eh, at yun po yung nangyari. So, we are very thankful first and foremost sa Panginoon at sa mga sumama sa atin. Ayan na naman. Thank you na naman. Eh, nagamit mo naman yung ano, nanggigigil na ako sa iyo, ha? Patuloy, okay? Na ipaglaban kung ano talaga. Ah, syempre, patuloy talaga kaming mag-ipaglaban ang katotohanan at lahat ng kasinungalingan nyo ay dapat namin ituwid kasi lahat kayo ay puro kasinungalingan. Okay? Real talk talaga kasi kamamaya isampalin ko to ng sukla yung bunganga mo. Kung ano ang katotohanan at kung ano ang tama at tinulungan natin yung sarili natin na itama yung Tinulungan daw natin yung sarili natin. Yes, tinulungan namin yung sarili namin na itama ang lahat ng kasinungalingan ninyo. At maliwanagan. So we are very thankful. Sarap mo sampalin. So thank you so much. Huwag tayong magpabudol at huwag tayong magpauto. Ayan, huwag daw tayong magpabudol at magpauto. Eh, ikaw kasi yung budol-budol na number one na budol at isang uto-uto. Hindi kami uto-uto. Ikaw yung uto-uto at ikaw yung budol-budol kasi mukhang palang budol na. O magpaloko sa mga taong mapagkunwari. Yan na naman tayo. O permer na puro ka na naman pakunwari. Ikaw lang naman yung pakunwari. Kasi sampalin kita mamaya. Gusto mo?
Noon, just to deceive you guys. Alright? Deceive you? Baka ikaw yung nagdi-deceive ng mga tao, ng mga fans, hindi yung taong sinusuportahan namin. Ikaw ang taong nagdi-deceive ng mga taong gustong maniwala sa mga kasinungalingan mong sinasabi. Kaya wag mo kaming itama na puro lang naman mali ang mga sinasabi mo. Kami ang magtatama sa'yo. Nawa ni Mix Molino at saka ni Jetro. Hinantay ko si Mix, okay? Kasi sige. Hinantay mo ano? We are weighing things naman. Tapos? Alright. Okay. So, hinantay ko si Mix na ngayon? Salita. Tapos? Na dipensahan niya ang Solero family. Okay. Dipensahan niya ang mahal na pamilya ni Ate Mahal. Pero, okay. Pero hindi. Itanga ka pala eh. After ka ipahiya sa social media, itatanggol ka pa ng isang tao, bubo ka pala eh. Sino kayang tanga na isang tanga at isang bubo na pinahiya ka sa social media? Tapos ipagtanggol siya? Ano ang ipagtanggol ni Migs sa kanila? Ha? Kasi sila yung gumawa ng ano, gulo? Sila yung nagpapahiya kay Migs? Mamaya, sampalin kita. Wala ka na tauhan ah. Matauhan ka sa akin mamaya. Wala akong napala, wala akong narinig, wala akong nakita na pagdepensa ni Migs Molino sa pamilyang tesorero. Depensahan daw si Mahal. Ano ang pagdepensa ni Migs kay Mahal? Hindi naman si Mahal ang binabash. Sila yung nagsimula o permir na kasi mamaya, i-charge ko yung bunganga kung marama naman mag-full charge yan. At mag buka ay masabog yung bang sa akin mamaya. Na biktima. Biktima ni Migs at Jetro. At biktima ka gaga mo eh. Ikaw, biktima at biktima mo ko tinampa at akron. Sampalin kita mamaya, malaman mo. Si Migs ang biktima dito, hindi sila. Para mo malalaman. Mamaya sampalin kita. Diehard supporters ni Migs. Okay? So, iyan. Kaya, basta ko na pagtanto na there is a connivance in between. Ano lang yung connivance? Connivance? Ang ginasabi mo man? And Jetro. Magkasabot sila sa pangkukuto, panluloko. Magkasabot daw si Migs at si Jetro at sa panluloko. Ay, tanga talaga to. Wait lang. Hindi lamang kay Ate Mahal, hindi lamang sa pamilyang tesorero, kundi sa mga Pilipino. Okay? Ayan, sa mga Pilipino daw. Eh, bubo ka pala. Akala mo namin sa amin, bubo? Bakit? Dinadamay mo pa kami dyan. Hoy, sa amin yon. Kung saan kami maniniwala, kung sino yung susuportahan namin, kaya mo kami damay-damay dyan ha. Mamaya, titigasin kita eh. Sige, yaka dyan. Maya, maigigil na talaga ako sa iyong opinion na. Puro ka na lang ganyan-ganyan mula noon hanggang ngayon ba tapik-tapik, balik-tapik ka katulad ng isang na ano ko, nasabi na pumunta daw si Jetro doon bago ilipat sa amo si Leo si Mahal. Hindi 'yun totoo. Last month, last year pa 'yon, 2021, birthday ni Mahal 'yon nung napunta si Tatay Jet sa Puntod, hindi 'yung binabalik-balikan niyo para naman sabi na andiyan si Tatay Jet na pumunta. Hindi 'yun totoo. Pinapabalik-balik niyo lang 'yung issue para may manood sa inyo, mga bobo. So we are very concerned doon sa mga Pilipinong nauuto. Concerned noon siya. Eh kami nga hindi ka concerned sa iyo eh. Ano pa kialam mo? Lalo na nalo na sa mga OFW, ang ano mo no? Yung pilit niyang gustong sirain, yung mga nagbibigay ng mga charity kay Migs. Alam mo wala kang mapapala diyan pero rin na kasi hindi mo yung pera. Tanga. Okay. But anyway, sana lang tingnan. Tingnan ang katotohanan. Hindi lamang sila active sa social media. Alright? So ayan, ito na nga ang pag-uusapan. Sige, pakita mo. Ano ang cellphone? Meron dito ang cellphone ni Ate Mahal. Gaga. Sampo lang ito ha. Sampo lang talaga. Yan, medyo local nga lang. Sampalin kita mamaya, malalaman. So, ayan. Ano pakialam namin sa cellphone mo kung nasira. Yan ang para, sabi ka magsira-sira para mag-donate sa'yo, mga gaga. Tanong natin kay Jetro and Amix Amolino. Anong meron sa cellphone? At ano ang meron sa cellphone? Explain ko sa'yo. Ang meron sa cellphone ay mga ala-ala at kasiyahan ni Mahal doon. Kaya mamaya, isampal kita ng cellphone para malalaman mo kung ano yung laman ng cellphone na sinasabi mo. Bobo. Ninyong ipalibing. Okay? Ano ang misteryong bumabalot? Gusto mo ikaw yung ilibing ko ay? Ilibing pa kita ng buhay, malalaman mo. Ano ang misteryo na bumabalot? Misteryo na bumabalot sa utak mo? Tanga. Okay? So, hindi mo ipapakitin. Mukhang pinuha na sa alalahanin ni Jetro at saka ni Migs na pulis si Sir Jason. Alalahanin mo na pulis si Jason na bawal makipagbangayan sa social media ang mga government employee. Yan ang alalahanin mo. Baka mamaya masampal kita. Pwede siyang matanggalan ng trabaho sa mga pinopost niya. Yan ang isipin mo na bugok ka. Pulis nga. Pero hindi ko alam kung pulis ba. Yung pagka-ugali. Ay, nako. Okay. At hindi tayo basta-basta mauuto. Ay, talaga naman. Hindi talaga kami basta-basta mauuto. Ikaw lang naman yung uto-uto, hindi kami. Kapag sinabi mo, ito ang pamahiin, no? Ano mo na, ikaw naman, ililibig mo kagad. Hindi. Di ba? Ay, hindi ka kasi naniniwala sa mga pamahiin at iniisip nyo yung sarili nyo kasi hindi nyo iniisip yung kasiyahan, yung kaligayahan at yung mga memories ng namatay. Kaya mga bubo kayo. At iyon yung ginawa ng Solero family. Hindi nila sinunod si Migs. Eh sa choice naman nila yung kung hindi nila sinunod, di ba? Eh kinuha ng mga cellphone. Eh ano ngayon? Di ba nag-mailit ba si Migs at saka si Jetro? Wala. Nag-suggest lang sila na pwedeng ipasama yung cellphone. Ha? Tanga ka? Ang sabi, kung pwedeng ipasama kasi yan ang mga alaala ng ni Mahal dyan.
Ay, talaga. Kasi ikaw kang itinulong sa nakinig. Gusto mo, experience ka question ni Game mo para bumangon naman bukanga mo? Dalawang cellphone ko iyon. Yung isa, deleted na lahat ng messages doon. Kasi yun. Deleted, pero meron na. Kasi sa bunganga ni Jason, ang galing na every week, nagdi-delete si Mahal. Pasensya ka naman. Na topic ko naman ulit dito ang pangalan ni Mala. Kasi ikaw eh, ikaw yung nagsisimula. Every week, nagdi-delete daw si Mahal ng mga messages. Kaya saan pa kita nakatutuan na malalaman? Password. Yung my password is hindi po nila ayon napakialamanan. Alam mo, alam ni Mix ang password. Pero hindi siya katulad mo na nangingialam ng mga gamit ng hindi mo naman gamit. Okay. So nabuksan iyon yung isang cellphone na. Ah, tapos after nang nabukas, ano ngayon? Okay. So ayan. Doon mahina ako dito. Hindi ko pa nalalaman. Okay, hindi pa ako nagsasalita. Hindi daw nagsasalita. Eh, number one ka nga. Ikaw ay unang nagsimula ng gulo, di ba? Tapos sasabihin mo hindi ka nagsasalita. Ay, gising. O, pero meron na. Tutulog ka pata. Hindi mo ata na naalala. May ano ka ba? May... Ano tawag nan? Ano nan? Basta na wala. Loss of memory. Na ikaw yung nagsimula ng lahat. Tapos sasabihin mo hindi ka nagsimula. Sampalin kita. Hindi ko pa nalalaman ng yung lahat ng katotohanan. Nag-iisip na ako noon. Nag-iisip ka? Nag-iisip ka pero wala ka namang isip hanggang ngayon. Biglang namatay si Ate Mahal. Biglang namatay si Ate Mahal kasi na-stress and depressed. Gusto mo ibalik ko? Base sa akin na. O sige, ano base naman si Ate Mahal kasi nakikita natin sa mga mata. Tapos, tama. Si Mahal, diba? Sige, sampalin kita ng katotohanan. May katanungan talaga doon. Sige, ayun ang katanungan mo. Sasagutin ko 'yan. Healthy naman siya, 'di ba? Titingnan mo. And mamaya sagutin kita diyan. Ayun, talagang nabuo 'yan sa isip ko. Oh, tapos hanggang sa inaantay natin si Mix Molino, 'di ba? Para tayong utu-uto. Oh, ikaw lang yung utu-uto, hindi kami. Ikaw lang yung tanga-tanga, hindi kami. Ikaw talaga yung utu-uto ulit-ulit talaga, pari. Hindi ka talaga sa ulit-ulit. Kanina tanga, utu-uto, tanga-tanga, tapos utu-uto, tanga-tanga. Ilang ulit ka bang sabi? Sampalin kita may. Molino, ang tagal noon, di ba? May tagal talaga kasi sampalin kita. Tapos? Hindi daw nagulok sa ito. Ito, permem na, sampalin kita mamaya. About doon, sabi mo na healthy si Mahal. Okay. Ano ang sabi doon? Healthy nga si Mahal, di ba? Sinabi doon na healthy na pumunta sila sa Bicol. Nung bumalik siya, namatay ang tatay niya, di ba? Ha? Baka wala kang ano, wala kang memorya na ano ata yung dark, nasakop na ng dark yung utak mo. Namatay ang papa niya, nag-lockdown, hindi silang makauwi, iyak ng iyak si Mahal sa loob o sa labas at palagi gusto niyang sa loob. Tapos, inamin nga, sinabi nga ni Irene sa interview kay Boy Abunda na, ito, sampalin kita ng katotohanan ulit ha, na nagkakaano sila, nagkakaalitan, na naghingi pa nga siya ng pata ng tawad kay Mahal kasi meron siyang sinabi kay Mahal na hindi maganda. So ngayon, sisihin mo si Migs, ha, bubo ka? Na-stress at na-depress si Mahal nung nawala ang papa niya at pinagalitan pa siya ni Irene. Kaya wag mo kaming utu-utuin kasi hindi kami utu-uto na kagaya mo. Gets mo? Basta akin na mga sasagalita ko, hindi yun nagluluksa si Mix Molino, kundi inuutok tayo. Hindi daw nagluluksa si Mix Molino, inuuto daw kami. Ikaw yung inuuto ng mga bunga, buang, tapos inuuto mo sarili mo, hindi kami. Bubo kay. Kung hindi man siya nagluluksa o nagluluksa, wala kang pakialam. Ano gusto mo? Magluksa ng mahabang panahon? Nagluksa siya ng for how many months bago siya bumalik sa pagiging bubinangon siya ni Lord para tumulong. Kasi yun ang gusto nila ni Mahal na makatulong. Yun ang iniwan ni Mahal sa kanya na tinutupad niya. Na makikita ni Mahal lahat ng mga sinusuportahan niya ngayon, tinutulungan niya ngayon. Kasi bubuk ka, hindi mo kasi alam. Kasi abang ng abang tayo. Pag magsalita siya, edi more views. abang na daw si Permen. Eh, obsessed ka pala kayo. So ngayon, ikaw pala yung nag-aabang kay Mix, hindi kami. Kasi abang na abang ka pala eh. It means gigil na gigil ka pala kay Mix na makita mo siya. Tama? Eh kasi in love ka ata kay Mix eh. Buang ka. Ayaw ha. I'm sorry Mix Molino ha. Pero inantay kita. Na abang mo magsalita ka. Pero wala ako. Ayan, inantay daw. Inantay mo, kayo ang hindi nag-antay. Nang after 40 days. Nung hindi nyo inintay si Mix sa T-Bots na magsalita, inuna nyo yung reveal nyo na hindi naman totoo. Hindi naman mga katotohanan. Puro naman mga kasinungalingan. Sinisipon ako kasi masakit ang ulo ko. Tapos sasabihin naman na iba nito, higop-higop ako ng sipon, mamaya higupin ko yung bunganga mo eh. Yan, tapos, ayan. Puro lang kamo ilong ko, ilong, ito yung ilong ko. Higupin ko yung bunganga nyo para malaman nyo yung katotohanan. Ha? Hindi nyo hinintay si Mix na magsalita sa T-Bots. Ha? Bubo ka? Narinig sa'yo. So this is my assessment. Base doon sa mga nangyari. So ito yung assessment ko sa pagkataong mo, Mix. Sorry, okay? May opportunity ka sana. Okay? Alam mo may opportunity. Lahat ng opportunity niya hindi mo hawak, kaya siya yung may hawak at si God lang ang nakakaalam. Kaya wala kang pakialam sa opportunity niya kasi kahit anong gagawin niyo, hindi niyo siya mapabagsak, bobo. Ito win. Okay? Pero wala. Pumabor ka kay Jetro. So yung assessment ko talaga, pumabor daw kay Jetro. Itanga ka pala eh. Guys, huwag kasabot kayong dalawa. Since si Ate Mahal, since nung kinuha ninyo si Ate Mahal, kasama ka Mix. Okay, nakiusap kayo sa Tesorero family, nahihiramin nyo si Ate Mahal. Nakiusap daw ang papa ni Mahal ang nagpaubaya kay Tatay Jet na doon muna si Mahal kanday Tatay Jet. Bubo ka, wala kang alam. Kasi iba yung pinapaniwalaan, puro pa kasinungalingan.
Kasi alam mo ba kung bakit? Gusto mo sabihin ko? Kasi kapag nandiyan sila sa bahay, diyan si Mahal. Kapag may pira, nagbait-baitan daw si Juan, si Noyan, hindi ko lang alam. Si Maria, nagbait-baitan daw si Marites. Tapos kapag walang pera si Maria, ni sinasungitan ni Marites si Maria, tapos hindi pa nga makakain ng masarap na pagkain si Maria kasi nga palagi kinukuha na ni Marites ng pera. Kaya doon lahat ng mga pagkain doon sa kay Pedro na maraming pagkain na masasarap ang natitikman ni Maria. Bubo ka talaga, upirmer na. Diba? May trabaho kayong gagawin, diba? So, kasabot kami, guys, dahil ikaw talaga nangyayari kay ating mahal na doon pa sa bahay ninyo. So, alam mo yung nangyayari. So, bakit may ipapalibin ang cellphone? Inuulit talaga ito si upirmer na. Kaya nga ipapasama kasi may alaala dyan si Mahal. Ay, iwan ko na lang sa'yo, upirmer na. Sarap mo na talaga. Diba? Pulis yun, yung kapatid pulis. Pulis nga siya, pero pulis ano naman? Makapagsalita pa ako ng masama dito mamaya sa'yo eh. Sige ka dyan. Ay, hindi ako pulis. Maganda pa kayong tanod, may ugali eh. May respeto. Eh, yung pulis mo na sinasabi mo, may respeto ba? May ugali ba? Nasaan yung respeto? Bakit pa na-post sa social media na hindi naman dapat? Eh, government employee siya eh. Sampaling kita mo yan. Sige, malaman mo. Bakit mo ipapalibing hindi yung pamahiin? Kasi hindi ka naniwala sa pamahiin, mamaya ikaw ipalibing ko. Oh, may tinatago ka. Alam mo, Permira, na kung lahat naman tinatago niyan, kung binulgar nyo na yan mula noon pa, hanggang ngayon wala pa rin, puro kayo pasabog-pasabog, wala. Ngayon, sinusubok namin kayo. Ilagay, ipalabas nyo na yung pasabog na pasabog nyo. Kahit ano pa yung pasabog nyo, hindi kami maniniwala. At isa pa, merong isang close friend si Mahal na kasalaging na kami said si Mahal. Kaya humanda kayo once na siya ang magsalita sa lahat ng mga kasinungalingan nyo. Yan. May tinatago kayo sa cellphone. Alright? Bakit biglang na-fix, nawala, namatay si ating Mahal? At tapos yung paliwanag mo pa... Biglang namatay? Kasi nga na-depress at na-stress. Dahil nawala yung papa niya at sinabihan pa ng hindi maganda ng kapatid niya. Mamaya... Sige, isa na lang din. Sige ka pala. Sa vlog mo, hindi consistent, hindi reliable. Ikaw talaga hindi reliable. Kayo nang kung ano. Naging pay ka na pala. Nahilo ako doon sa paliwanag ni Nix. Nahilo daw siya sa paliwanag. Namatay niya ate Mahal. Paano ka nahilo? Eh, wala ka palang utak eh. Umiyak ka nga eh. Tapos sasabihin mong nahilo? Ay, bubo ka pa eh. Okay. So, yun nga lang, hindi na pa-autopsy. Dahil pinakremate ka agad nila. Ang doktor ang nagpakremate agad? Tarantada ka. Siyempre sa ate Mahal. Ay, tala. Bakit hindi nyo kunan ng kamera doon sa ospital? Para malaman nyo ang katotohanan. Puro kay dakdak ng dakdak dyan. It's not COVID. Para sa... Alam mo, Permir, na wala kayong mga utak. Pulis nga, yung kapatid niya. Pero bakit hindi marunong mag-investigate? Bakit hindi pwedeng investigahan yung ospital? Tanungin doon yung ospital kung ano ang nangyayari. Tapos kung lahat ng mga hawak ninyong ebidensya, bakit hindi nyo ipa-NBI? Ipasuri nyo. Ipa-investigate nyo. Pero wala eh. Ano? What is the use of the police? Ha? Huh? Ano yung pagkaka... Ay, iwan ko na lang. Pulis nga. Pero wala namang alam sa batas. Ganun yun. Sampalin kita. Sige ka dyan. Kasi kung may alam niya ng batas at may ano yan kay Mahal, ipa-imbestigahan niya agad yan kung hindi naniniwala. Eh, pero wala eh. Hinahayaan at inuuna pa yung pagsisi at pagpo-post sa mga social media na parang bata, na buti pa yung mga farmers na may mga ugali kaysa naman doon sa mga sinasabi mong pulis-pulis, mamaya suntukin kita. That's my opinion. Ay, that is my opinion also. Wala man lang ni isang nagka-COVID. Eh, di ba, kinikiss pa si Migs. Hindi siya nag-positive, ha? May sakit nga si Mahal, di ba, la? Ha? Hampasin kita mamaya. Sige ka dyan. Gusto mo siguro masampal ng katotohanan, ay. Okay. So, kasi, ito lang, ha? Akala mo siguro kapag magkasama sila, eh, magka-COVID na agad yung isa. Eh, bubo ka pala, eh. Wala ka talagang alam o pirmero na sa totoo lang. Based naman sa experience ko, yung mga kapatid ko, nakalbo ako siya? Nasa Quezon City kami. Nag-positive, quarantine, tatlo sila. Iapak, wala akong pakialam dyan, ah. Nandood sa loob ng bahay, tatlo. Okay, yung unang kapatid ko, tapos binalikan, may dalawa pang kapatid na nag-quarantine. Alright? So, buti hindi ka nagka-COVID. Sana nagka-COVID ka din at malalaman mo kung ano yung tinatawag na pamahiin. At makremate ka ng buhay. Simula ni is nag-positive. Pero, kaduda-duda. Diba? Hindi nag-positive si Mix. Naman talaga. Sampalin talaga kita mamaya, upirmer na. Sige ka dyan. May close contact sila, diba? Kailan ba nagkaroon ng pa-COVID si, ano? Si Mahal? Tanungin mo kayo yung doktor. Buang ka. Eh, ayan. Yung doktor ang naglagay ng COVID. Bubu, kahit walang COVID. Mamaya, sampalin kita. Nakikita natin na sabay sila kumain, diba? May close contact talaga silang dalawa. Alright, pero walang isa. So, nakakapagtaka. Doon pa lang. Ikaw lang naman yung tataka eh, kami hindi. So, ayan. And then yung paliwanag explanation na mag-drama. Okay, dramatic. Yan ang magusto. Mediat ka rin. At saka yung mix. Dramatic and drunk. Ikaw talaga yung dramatic, number one na dramatic. At isang... Ay, ako sa'yo, Tatay Jet. Ipalabas mo na yung kaano mo na yan. Pahuli mo na lintik na to. Naiinis na ako. Para ayan, marami ang manunood. Madadala sa katramahan nila. Marami daw manunood. Bakit? Ginamit ba ni Migs si Mahal? Para panoorin ng tao? Hoy! Lumabas si Migs. Nag-start for charity.
Isampal kita mamaya para malaman mo. Ang bugok ka. Pero behind that, grabing kalokohan. Ikaw lang naman nagluloko sa sarili mo eh. Yun pa nga lang na... So, ayun, diba? Tama yung nag-comment, alright? Hindi ko lang natatanda yung mga pangalan ko ninyo. Thank you so much. Tama yung mga... Siyempre, tama yung mga opinion nila or comment nila kasi pareho kayong mga otak at mga uto-uto. Kaya sa, talagang magtutugma yung mga comment ninyo kasi pareho kayong mga uto-uto at mga otak talang ka. Ay, isa. Yun, ninyo. Yung assessment ninyo, tama po yan. Okay, isa na rin yung hindi dinala sa mga mamahaling hospital. Paulit-ulit nga tayo ulit na Roper Mirna. Wala nga malapit na hospital doon sa kanila. Mamaya, sampalin kita. Ay, Upermel na. Iwan ko na lang sa'yo, Upermel na. Ang gigigil na talaga ako dito, ha? Sige. Hindi ko tumatapos eh. May perang pinaghirapan. Hard-earned money yun. Yung diehard ni ating ni Ms. Molino nagsasabing pera-pera. Hoy, inay. Ha? Makakuha ka ng piso. Makapulot ka ng 1,000 pesos dyan sa ano, sa kalasada. Hoy! Pinaghirapan yun ni Ate Mahal. Hindi yung pinaghirapan ni Gentoro o ni Ms. Marco. Hoy ka din! Bakit nagsabi ba si Ms. sa'yo ng ganyan? Tanga ka? Kunin nila. Okay? Para kunin nila. Ilang basis ba o permina na napaulit-ulitin mo itong sinasabi mo from the start until now? Ulit-ulit ka lang ng salita para may manood ulit sa'yo. Alam mo, tinatamad ako kasi nasagot ko na ito dati pa eh. Gusto na talagang, yun lang. Balik-balik na usapan to sa permina na para magka-views lang eh. Diba? Kasi lahat tayo alam natin, safe yung savings ni Ate Mahal kasi yun yung sinasabi nila. Ano yung mga pambili na pambayad ng mga out, ng mga bills ng tatay niya, ng mga pagkain nila? Ay, bobo ka talaga, wala kang alam sa mga savings na mga pera. Bakit? Ikaw lang ba gagastusan niya? Sarili niya lang ba yung gastusan niya? Paano yung pamilya niya? Ha? Ano yung mga binibili niya mga gamit? Ha? Sampalin kita mamaya, sumasakit na lulo-ulo ko sa'yo. Binti ka. Panluloko yun sa madlang people. Panluloko na sa madlang people. Hey! Hello, madlang people! Niluloko kayo ni Oper Merna sa mga sinasabi niya na walang katotohan. O mga pasinungalingan kayo, magkayong katotoo dyan, madlang people. Yan, ganun yun. Sa mga tao sa mga Pilipino, pinapaniwala kayo doon sa isang ano. Tapos alam mo, Oper Merna, huwag mo kaming ikutin o i-brainwash yung utak namin. Kahit ano pa yung sasabihin mo dyan, walang maniniwala sa'yo. Okay? Fraud nga yun eh, di ba? Lalo na PWD si Ate Mahal. Ayan na naman tayo sa PWD. Sampalin kita mamaya. Makalakad si Mahal, paano magiging PWD? Ikaw nga yung PWD. Kasi sa mata bunganga mo pa lang, PWD na eh. Mamaya, sampalin kita. Disability. Okay? Pero yung pinaghirapan, kinuha nila. Manager. Paano kinuha ni Ram? Binayaran na, tanga? Sampalin kita? Ito siya. Nakandilihan si Miss. Nainis na talaga ako. Sagutin ko pa ba ito? Hindi. Sa ibang bansa, malaking question iyan. Yung kunin mo, hindi ka naman kamag-anak. Kamag-anak ka lang nga. Pag kinuha mo ang pera ng persons with disability, naku-questionable ka dyan. Pasalamat si Miss at si Jeto. Mapait, mapag-unawa. Yung consideration na ibinigay ng tesorero family sa kanila. Pero yung pagpahiya, ha? Sampalin kita mamaya. Yung pagpapahiya nila sa social media, ano yon? Ha? Gusto mo sampalin? Napakalawak. Pero. Pero? Binaboy nila iyon. Ay, ikaw yung nagbaboy, bubong-bubong. Hindi nila rinespeto ang tesorero. Okay, tamo, hindi nila rinespeto. Sila yung walang respeto sa Molino. Mamaya, sampalin kita. Maawa ka, Diyos ko, cellphone ko. Maawa ka. Ha? Maawa ka. Huwag mo akong pahibladin kasi mamaya mapatay ko yung langaw. Diba? Sila yung walang respeto kasi wala talaga silang nakasala ako dito. Bash na di bash. Ang tesorero ang gawing mali sa madlang. Mali naman talaga sila. Ha? Gusto mo talaga? Mali naman talaga sila. Sa mga diehard nila, ilan lang naman na ang diehard nila? Hindi yan nakabot ng 100,000. Hindi daw aabot yung diehard ni Ms. Molino. Alam mo, explain ko sa iyo. 20,000 yung subscribers ko, lahat ng yan ay diehard Migs Molino and Mamigs na solid. Na hindi mga fake. Yan, patunayan ko sa iyo yan. 20,000 diehard Migs Molino supporters para mo malalaman. Ha? Sasabihin mo? Buang ka? Plus sa iba pang mga vloggers. Ha? Maya, sampalin kita. Hindi yan, for sure, hindi naman yan. Maingay ako dito. Ilang libo-libo. Unti na lang, lalo na ngayon, na marami nang naliwanag. Marami daw naliwanagan. Oo, tama talaga. Marami talagang naliwanagan na yung mga tesorero ay hindi nagsasabi ng katotohanan. Kaya nga maraming nag-shift na sa Migs na lang. Nakalimutan na lang yung Mamigs or kunin na yung Ma sa Mamigs. Kasi nga marami na talagang naliwanagan sa mga kasinungalingan yung sinasabi. Yun. Okay. Tama ko sa'yo. So, ayan.
doon sa dapat yung pera na iyon na pinatirapan. Alam mo, pero may pera na nabog nga palagi, puro pera-pera. Gusto mo talaga siguro makaangkin doon ng pera ni Mahal, no? Ha? Gusto mo siguro magkaroon ng pera ni Mahal, no? Kasi bunga nga mo, puro pera eh. Wala ka kasing pera. Gagamitin niya iyon para sa mga emergencies na meron siya sa sarili niya. Hindi na nga lang sa pamilya niya, ah. Sa sarili niya mismo. Kaya na dapat gagamitin. Wait lang. Gagamitin niya iyon. Pero hindi. Dahil kinuha ni Jethro at saka ni Mix. Isa kita naman mo naman si Mix dyan. Si Jethro lang ang naghiram o pirmiram na sampalin kita. Ay iba yung kuha, iba yung... Iba yung kuha at iba yung hiram. Ang hiram, binabayaran. Ang kuha or ang pagluko, hindi niya inamin lahat. Merong listahan si Tatay Jet sa mga ginagawang gastos ni Mahal. Mamaya suntukin kita talaga ng katotohanan. Huwag ka na dyan, Mix, kasi kasabuat ka. Hanggang ngayon, wala kang sinasabi. Ay, ano gusto mo magsasabi si Meg? Baka siya magsalita, mapahiya kayong lahat. Tunto ka. Alam mo, kagaya lang yan eh. Lini BBM. No? Kagaya lang yan, may tao sa labas. Ang BBM, kahit ano nyo pang bash na bash, inaangat siya. Tingnan nyo, ha? Mga bobo kayo. Wala kang magre-react na naman dyan ang tahimik ka dahil good influencer. No, hindi yan good influencer. Bad influencer. Bad influencer? Ikaw yung bad influencer, bobo, tanga. Sarap mo na talaga. So, yan. Okay, huwag yung ipipilit ang isang mali na gawing tama. Ay, upermer na, huwag mo kaming sabihan. Hindi mo kami pwedeng masabihan. It's our choice. Kaya huwag mo kaming sabi-sabihan ng kasinungalingan mo, ha? Kasi alam namin ang totoo lahat. Gusto mo? Explain ko? Mali, yan. Mali ka talaga. Mamaya, sampalin ko yan. Kuto, eh. Kuutin ko maya yung mata mo. Sige. Okay? Huwag niyong gagamitin, okay, ang isang panluloko na gawing tama. Panluloko yung pinagagawa. Panluloko yung ginagawa mo, eh. Kasi pinabibrainwash mo yung mga tao. Akala mo naman siguro, masusunod yung mga tao sa mga sinasabi mo. Hindi bobo yung mga viewers. Hindi bobo yung mga tao na maniniwala sa mga lahat ng kasinungalingan mo. Tingnan mo yung mata mo at saka mata ko. Tingnan mo yung mata mo. Hindi nagsasabi ng totoo. Malintikan ka sa akin. May mga tao sa labas, eh. When in fact, may relasyon silang dalawa. Ito na naman. Okay, silang dalawa. Balik. Kung titingnan mo yung nakapaloob sa cellphone ni Ate Mahal, yung ilan lang, ha? I mean, yes. Yung nakapaloob sa cellphone, ha? Ha? Ah? Tapos? Kung anong ipinapakita nila sa publiko na pag-care, pagmamahal ni Mix kay Ate Mahal. Hmm? Opposite kasi kayo ang gumagawa ng mga fake na account. Na kunwari si Mahal itong nagmi-message, tapos replyan naman ni best friend. Ganito, hindi kami bubo na maniwala sa inyo, tanga. Noon na pagtingin natin. Yes, siyempre ikikare niya naman, pero hindi yun ganoon katindi. Masasabi ko nga wala siyang care. Kapag walang care, alam mo, hindi maganda yung katawan ni Mahal. Hindi siya maging maganda kapag walang care. Alam mo saan makikita yung pagiging care ng isang tao? Makikita yan sa pangkatawan ng isang tao. Kasi kung hindi, kung walang care yan, hindi ganyan yung mukha ni Mahal that time. Ha? Kaysa noon, nung doon sa bahay nila, tingnan mo yung picture, yung mga video niya that time, na sa bahay nila at sa bahay ni Molino, i-compare mo nga kung saan yung tamang pagki-care. Explain ko? I-compare mo kung saan yung tamang pagki-care doon. Ha? Diba? Kasi, ginamit nila yung pera ni Ate Mahal. Yeah. Nila ni Jethro. Alam mo, pero meron na pa. Ulit-ulit ka na lang pera na pera. Tamad ako. Nainis na ako sa kanya. Kasi puro na lang yung pera-pera yung kanyang bunganga. Kaya ako sa'yo, pero meron na. Lahat ng mga napa-NBI mo na mga bashers mo, bakit hindi mo na ulit i-ano? Pinapatawad niya daw? Kasi wala naman siyang may napapala sa NBI eh. Kasi kung iimbestigahan yan, ikaw yung namumuno, ikaw yung number one eh. Akala mo sa amin, bobo? Bakit ka namin binabash? Dahil sa'yo. Ha? Bakit ka nagsalita? At alang hindi kami magsasabi. Nagsalita ka, di ba? Nagbubulgar ka? Pinahiya mo sila? Eh, syempre may mababa sa'yo. Tatanungin niya ng NBI, paano nagsimula yung gulo? Alang nga naman ang sabihin namin, ay, sabihin mo, sa bashers po, ganito kasi. Ha? Sabihin, sino nagsimula? Ikaw! Kasi ikaw ang number one na nagbibigay ng, ano, ng gulo dito sa Mamig's World. Ha? Gets mo ba? Mamaya, sandpalin kita. Diyan na lang yan siguro, man, ano, ayaw ko nang magpatuloy kasi puro na lang siya pera-pera. Man. Mukha niya talaga puro pera kasi nga mukha siyang pera. Ganyan talaga yung isang opermer na mukhang pera. Kaya nga sabik na siya ulit sa views eh. Kasi tingnan mo yung mga video niya, wala, hindi nga abot ng 500 viewers eh. Kasi sabik na siya eh. Sabik na maka-viewers ng 1,000 na naman, ang puro kasinungalingan. Alam mo lahat ng mga yan, yan na ang nag-ano sa inyo. Alam mo, parang 1,000 na lang naniniwala sa inyo siguro ng kasinungalingan ninyo, sa totoo lang. Mga 1,000 na lang ata. Diba? So dyan na lang po sa lahat. At sa isa pa doon, oh, sa mga nagde-defend kay Mix dati, tapos ano pa na si Firmino namin, umura niya pa ako, ano pa yung sinasabi. Ngayon, gusto niya makipag-ulap, makipag-ano. Kinain mo yung sinasabi mo, eh. Kinakain mo yung pagka-defend mo. Ikaw nga yung nagsasabi kung ano-ano doon. Tapos ngayon, ganito, masama na talaga pakiramdam ko. Hindi, naku, makaano. Ha? Kaya ito yan, mag-supply nga muna ako, magpaganda, para naman po maganda tingnan, kaysa kay Firmino na, ano lang, parang one tooth din yung ano niya, yung ano niya, yung tooth, one tooth ba? Diba? Parang, ay, iwan ko sa iyo, pero meron na. Gusto mo mamaya,
Ay, ikadina kita. Gusto mo ito? Huh? Maganda itong ano ko, kwintas. Yan. 100,000 na naman to eh. Gusto mo? 100 peso. O sana, bye na. Naiinis na ako kay Permina kasi baka mamaya masampa ko yung cellphone ko eh. Sa sobrang inis ko sa kanya. Bye, God bless. Huwag kayong maniniwala sa lintik na yan ha. Puro yung mga kasinungalingang bubo na yan.